blessed day guys. Yan, mga pagpalang araw sa inyong lahat. So samahan niyo ulit ako sa panibagong project natin ngayon, which is magtatanim ulit kami ng Japanese sweet corn. Bali nung last November nakapagtanim na kami, tapos mga March na harvest na namin. So ngayon nag-umpisa na ulit tag-ulan, month of May. So ayan, kita nyo naman, basa na ang lupa. Nakadalawang ulan na siya ng malakas. So maganda magtanim na ulit ng Japanese sweet corn. So ayun, ang father ko nag-uumpisa na siyang mag-araro, and yung mother ko nag-uumpisa na rin siyang maglagay ng mga binhi. So tutulong ako sa kanila para mapabilis natin yung trabaho. So ganito ang kalaki yung ating tataniman. Ayan, ayan guys. Hopefully matapos to ng maaga, kasi mamaya may deliver pa ako. Sana hindi agad mag-message para makatulong ako ng madami. Pero in case na mag-message, unahin natin yun kasi priority yun. Dito naman pwede naman tayong bumalik. Yeah, let's go. So ito, bumili ulit sila ng itong binhi ng ating Japanese sweet corn F1 Eastern West Seed Philippines. Bali ito ay 1 kilo, worth of 2.5 yata itong isang ganito. Ayan. So magtatanim na tayo, let's go. Ayan, bali ito yung laman ng ating Japanese sweet corn. Hindi malabo sya. Ayan. Ito yung ating Japanese sweet corn. Bakit pula? Yan kasi yung nilagyan kasi nila yan, yung pinaka preservative para ma-preserve yung yung binhi. Magtagal siya, hindi agad siya masira. So magtatanim na tayo. Yan, buhay magsasaka. Yan, tayo po ay isang OFW pero sumusubok din tayo na mamuhay ng simple lang. Masarap namang mamuhay ng simple. Umpisa na sila, yung aking father mag-araro, yung aking yung nanay ko, ayan, yung umpisa lang maglagay ng mga binhi. Yan, bali meron silang gap sa pagtatanim. Yan. Yan, so sa ating pagtatanim, ganito ang pagtatanim niyan, isa-isa lang. Yan, bali sa pagtatanim natin ganito, isang binhi, isa-isa lang binhi. Yan. Ito yan, hundan lang natin yan. Sa isang binhi ganyan, maglalagay ka isa, isa, tapos isa, isa. So may gap siya, tapos hindi natin tatabunan ng tabon na tabon. Tabon lang. Kaya maganda ngayon magtanim kasi sigurado tubo lahat to. Kasi basahin lupa. Yan, so tatapusin natin muna to. Pag malapit na natanim natin to lahat, babalikan natin ang ating video. Ayan, update. Ganyan ang kalaki yung nataniman simula alas 9. Pero nung alas 10, umalis ako. Bali, nagtuloy lang yung father at saka yung mother ko. Umalis ako kasi may deliver na schedule. Kailangan ko yung priority yun. Bali, nakabalik na ako. Pasado alas 12 na rin. So ngayon mag-aalauna yan, magtutuloy na ulit kami. Tatlo na ulit kami. So tutuloy na ulit natin pagtatanim ng mais. Yan guys, update. Yan na, natapos namin. Hanggang doon sa may sasakyan na yun. Yan na.
Ubus na. Ubus. Ubus ng binhi ng Japanese sweet corn. Bali halos umabot kami dito sa Kubo. So antayin na natin mga isang linggo tubo na to. Ayun na natin. I-update namin kayo pag after 1 week. So ayan. Thank you guys sa panonood. Sana i-like nyo, subscribe, and sana magustuhan nyo yung aking video. God bless all. And guys, pahinga muna tayo dito sa Kubo. Medyo kakapagod din yun. Halos ano yun, 4 na oras, 5 oras. Salamat guys sa panonood. God bless sa lahat. Please like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang maging updated sa aking bagong videos na i-upload. So, salamat. God bless all. Thank you. Yan na, mga kinuha nating buko. Enjoy the buko. Fresh buko. My bro trying to phase me.